isang episode muli ng Manjin and Wolf Podcast. Palupit ang palupit ang mga guest natin. Yeah! Mahirap ng pahirap tuloy kung paano itap to, one after the other. Mm-hmm. We now have Kuya Manjin. Sino ba ang kasama natin ngayong araw? Of course, ang ating kasama ay isang kilalang actor. And dagdaga mo na din ang child sa harap. The child actor. The ultimate child actor. Tama. The ultimate wrestling fan. Ay, oh, the ultimate rock fan, tama ba? Slip ano yun? Slipknot fan. Maggot, legit maggot. And kanina ko lang na-confirm, isang hardcore gamer. Yung? Gamer at heart. Malamang sa mga millennials. Kilala niyo to. Ladies and gentlemen, pinapakala namin ang aming guest right now in Balete 99 Manjin and Wolf Podcast. Iggy Boy! Woo! Hello guys! Dapat ang pasok ko pag mga game show, di ba hindi nyo ba napansin yung pag pupasok sila, pag pupapalakpak, nasa ibabaw ng ulo. Ganun dapat. Hello po Kuya Will! Hello po Kuya Wolf! Hello po Kuya Manjin! Guys, eto nga pala, kulang nga pala. Kasi kumbaga, numarampa pa lang siya, pumapalakpak. Hello Kuya Manjin, Kuya Wolf! Iggy Boy, ladies and gentlemen, the latest star sa latest esports movie sa Pilipinas, ang GG, also known as Extra Rice. Mr. Iggy Boy, panoorin yan. Showing na ang GG. Hello, Mr. Iggy Boy. Hello, Kuya Manjin. Nako. Salamat, man. Super, ito ah, legit salamat, to. Walang sugarcoat, pero super fan ako ni Kuya Manjin at ni Kuya Wolf. At saka, ito legit, Kuya Manjin ah. Legit to. Dito ko napatunayan na never mong makikita si Kuya Wolf nang hindi dapper. Dapat laging dapper. Ngayon ang isa sa mga ano ko. Ang isa sa mga bucket list ko. Gusto ko siyang makikita ng nakasando. 'Yun ang kailangan abangan ng lahat, 'di ba? Kasi laging dapper eh. Nung last episode namin nakaganyan din siya. Tapos nung nakita natin siya kanina, sabi ko, "Uy, okay. Gumana lang ako. Di ba? Ikaw naka-t-shirt. Basic lang. Naka-t-shirt. Ako naka-hoodie. Tapos, welcome naman natin yung guest natin. Tunay na guest. Kanina nag-usap kami, Kuis Iggy. Kilala niya tayo. Oo nga eh. Nagulat kami. Kung nagpapasalamat ka, mas na-overwhelm kami ngayon sa'yo. Kasi honestly, hanggang ngayon, paulit-ulit kami na malaking pasasalamat to. Tinanggap mo ang aming invitation. And backstory lang guys ha. Ang unang meet namin ni Kuya Iggy noong January lang. This year sa Predator League. Oh. Predator League lang. Kung nag-guest din sila dun eh. Actually. As the team. Ng ano yung Talk What Bad Boys. Ganda ng name. Talk What Bad Boys as the team. Benta kasi sa amin yung mga ganun. Hindi kasi pinaplastic ko lang kayo ng time na yun. Buti na lang. Ang problema. Nung sinabi mo sa akin na sali ka sa podcast. Siyempre ako bilang artista. Sabi ko, sige, go lang. Pero deep inside, parang di ko talaga siya trip. Ang problema, tinext ako. So medyo, napasubo ako. Sige na nga, gawin ko na nga. Di kaysa naman mag-noke. Di ba, nakakaya. Pakipost ka pa namin. Pumayag ka tayo. Joke lang. Pero legit, nung sinabi niyo sa akin na meron kayo podcast, yung nung umuha ako, kasi legit yun. Kasi as in, super fan talaga ako. Hindi ninyo lang, pati ng buong community, lahat ng ML community. Salamat. Nakakatawa kasi, parang konting backstory lang sa mga viewers natin. Kanina nagkukwentuhan about esports. Siyempre may mga alam kami, pero napansin namin mas madami siyang alam. Lalo na sa mga chika. talagang into esports and gaming talaga yun. Ako ang Cian Gaza ng gaming community. Chismax. Hindi lang siya nagpo-post pa. Yes. Hindi lang siya nagla-live pa. Pero marami siyang alam na chismax sa community within. Kaya kapag ikaw ay isang... Ako ang susunod na magpo-post ng Happy New Year. Yun. Walang post na Happy New Year. Mga screenshot eh. Oo. Laging ganun eh. Maraming alam si Kuya Iggy. Hindi lang sa ML, maging sa mga FPS community. Tama. Kasi halo-halo yan. Pag sinabi kasing esports, maraming nagsasabi na akala nila ML lang talaga. Pero no, it's a mix of various games. Legit, alam nyo ba na, syempre for sure alam nyo to, na recently na-discover ko,
meron palang esports ng Microsoft Excel. Excel. Legit. Excel tournament. Sabi ko, hala, parang ginagawa to. Ang galing, pagaling ka mag-Excel. Hindi, pero ang hirap nun. I mean, nung kayo, malamang nung computer subject nung before. Di ba, I mean, excited ka dapat na, uy, mag-computer kami. Pero nung lumabas si Excel, medyo nawalan ka ng gana, di ba? One time, pinanood ko yun eh. Parang nagulat ako. Ang... parang may pinapa-solve sa kanila. Na, diba? Ito yung ano, ito yung situation. Bigyan mo ako ng ano, bigyan mo ako ng spreadsheet. Paano habilisan sila doon eh. Pero ang na-e-sports ngayon na namang hako, alam niyo yung GeoGuessr? Yun talaga nakakabaha. Pero may bas may level, sige go. Yun parang ano lang, bibigyan lang sila ng isang lugar na random, kunwari picture ng isang lugar. Hula nila kung nasan yun, yung lugar. E-sports. May bago ko yung may bago ba? Pero e-sports time yun. Guesser. Time guesser? Time guesser. So, meron siyang, ano, parang GeoGuessr, pero may dagdag. Kailangan mo rin hulaan kung anong taon siya kinunan. Ay, grabe. May ganun siya. May ganda rin nun. May ganun na siya. Parang so, napakahirap naman. Mahirap siya. Napakahirap pero mamamangha ka, nagagawa nila. May mga nagja-champion. Oo. Yun. So, mukhang talagang super gamer itong si, ang bossing natin. Super, super gamer. Dyan. So, I'm sure, mga anime, dati, napapanood ko lang siya sa Anghel na Walang Langit. Yeah, doon na natin simulan, men. Kasi, Chalgo and Bolilit. Bilang isang child actor, panis. Pero, ilan tawa nun? Matanong lang. Sige, pinakauna mong stint or gig? 1999, I was 4 years old. 4 years old? Grabe. Yeah. May memory ka pa nun, mga ginagawa mo na. Oo, syempre. Nung time na yon doon din ako talaga... Doon din ako nagkaroon ng idea sa gaming noong time na yun. Same range. Kasi kalalabas lang ng Game PS1. Boy. Tapos kalalabas lang din ng Game Boy Color. So medyo doon sa oras na yun, doon ako namulit. Kasi syempre nagkaroon din ako ng sarili ko panggastos na pambili. Marunong na akong magturo noong time na yun. Kasi tsaka alam mo na eh. Kumikita na ako. So tuturo ko. Tama. Bibilin niya. Ganun. Ang grami nga ganun, men. Kasi ito, gusto ko namin tanongin kung anong nangyari. Ano ba ang childhood ng isang artista? Kasi kami, ang childhood namin noon, mga... So 1999, I was probably... 5 ganun, Paps. Oh, 5. Wala na, nakalculate na nila. 5 or 6. So, hindi naman napag-Game Boy. Pero nilalaro sa Alsada. Yung talaga, matik-text talaga. Alam ko, 4 to 5, it was kinder years eh. Kasi 6 ka pag grade 1. Ano, mga... mga hindi, prep. Kung may prep. Pinapanood ko lang si Blue's Clues nung... Swerte. Isa ako sa mga swerteng bata sa amin nun. Kahit papano, may TV kami. Tapos... Kayo yung pinupuntahan eh. Kami yung pinupuntahan. Kasi ganun yun yung panahon eh. Parang bilang lang may TV. Pupuntahan, na manunood. Tapos minsan, pag ikaw yung nakikinood, wala kang choice. Kasi na, yung remote doon sa may-ari. So, Blue's Clues, ganun. Swerte ko pa nga, Blue's Clues pa yun. Grabe, Blue's Clues, wala. May Blue's Clues na ba nun? Hindi ko alam. Pero kasi, yun na siguro yun ano? Hindi, siguro Rugrats. Rugrats. Cable yun eh. Cable na yun. Swerte nga ako nun. May cable din kasi yun sila. Yun nga, kami wala ang pinapol. Kasi ang Blue's Clues, di ba, Nick? So, Nickelodeon pa. Pero may ano yun, lumabas sa 7. Dati naglalaban talaga yung... Talaga ba? Naglalaban kay Blue's Clues dati. Sky dun. Cable ang naaalala ko. Nung may kalaban yung Sky Cable eh. Tapos parang, wala, naputol yung Sky. Ganun eh. Dream yata yun dream. Eh. Dream Cable. Parang may ganun eh. Pero grabe, at 4 years old, ano, alam mo na kung anong ginagawa mo? Hindi. Actually, nung time na yun, sumali ako. Maraming hindi nakakalam. Nag-start ako, 7. Okay. Sa Channel 7 ako. That's my boy. Sumayaw ako ng InSync. Yun ang panlaban ko. Sinigraw mo kamukha mo na? Lagi may look-alike. Hindi. Wala akong look-alike. Pero, di ba, sumayaw ako ng Bye 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 ng InSync. Pero ang costume ko, Neo ng Matrix. That's all my boy was there. All leather, tol. All leather. Na naka-trench coat ako, leather. Pero InSync ang sinasayaw ko. Paano nangyayari yung mga ganun audition? Kasi syempre, pag bata ka, di mo alam na may ganun. Ano yung sinasabi ng magulo mo? Hindi, pinilit ko talaga. Gusto ko. Nakaiba ka. I mean, umabot sa time na ayaw na nila ako mag-artistahin. Kasi nga, kasi to make the long story short, hanggang semis lang ako nun, that's my boy. 1999? Yes. Sino kabatch mo nun? Okay, may sumikat ba na kabatch mo nun? Oo, pero kasi magugulat kayo kung sino mga kabatch ko kasi ako yung pinakabata. Ang kabatch ko nung time na yon, Arjo.
That's My Boy nga si Arjun. Hindi, hindi That's My Boy. Ang TV to eh. So, ang kabatch ko sa Ang TV. Hindi, kasi nga, ano eh, from 7, lumipat ako ng 2. Pero hindi alam ng magulang tapos ko. Tapos nag-abutan mo pa hindi yan? Hindi alam ng magulang mo? Paano nangyari yun? Kasi nag-audition ako sa ABS. Kasi nga ayaw na nila akong pag-artista yun. Pinilit ko yung lola ko. Tapos sinabi ko, sa usapan namin, hindi sasabihin. Ang cute. Hanggat hindi ako natanggap. So, nung bata ka palang, alam mo na yung gusto mo. Oo, gusto ko. Astig, pero astig. Kasi, ang sa akin kasi, hindi ko gusto mag-artista. Ang gusto ko, magpasaya ng tao. Yun, ganun lang kasimple. Kaya nagsimula ako dancer eh. Hindi naman ako komedyante before. Bye-bye-bye sineo mo. Oo. Yung talaga, gumaganon ako before. Gumaganon ako. Yun. Dancing kasi yung mga panahon. Tapos, Justin Tim, Pancit Canton, Herpat ni Justin Timberlake. Nung mag-audition ka sa ABS, natanggap ka, Ang TV? Ang TV. Tama. Yun ba yung 430 na ang TV? Yun. Yung panahon na yun. Yun. Namin sa Kastin eh. Sinasabi natin sa Kastin, alas ko, pag ano, pag wala namin masabi, kunwari, tapos nakita namin, 430, ang TV. Nanonood na ako nun. Sa ang TV na yun, ang kabatch ko, Arjo Ataide, Dennis Laurel, River Cruz, yan. Pansin nyo, di ba, puro, wala na sa 20s. Nasa 20s na sila. So, ako yung pinakabata doon. Grabe. Pero paano yung ano, yun nga, ano yung laro, mga paglalaro mo nun? Kasi syempre, di ka sikat ka eh. Kumbaga, hindi ka talaga nakakasabay sa mga laro sa labas eh. Yun, actually, during taping ba or sa... In general. Sa lifestyle. Kaya malaking tulong sa akin yung video games noong time na yun. Kasi medyo yung lola ko, medyo overprotective sa akin. Naminado naman ang lola's boy talaga ako before. So, ayaw niyang makitang naarawan ako, nasusugatan. So, doon pumasok si video games na ang nilalaro ko PS1, Game Boy. So, sabihin na natin na medyo kulang. Parang iba yung childhood na naranasan ko sa normal na bata. Kasi yung normal na bata, naglalaro ng hole-in. Nakakapaglaro lang ako ng pogs at saka text noon sa loob ng eskwelahan. Kasi yun yung dala ng mga klase mo. Di ba bawal mong dalin yung Game Boy mo dun eh. Pagagalitan kayo. Minsan may nga nagdadala, sinisingit pero, ng recess, yun, yeah. Pero kinukumpis kinukumpis kayo. Malala ko may nahiraman kami noon, babayaran namin siya 5 piso. Tapos, syempre, tuwing break lang kayo, 5 to 10 minutes lang. Babayaran mo 5 piso, tapos, yun, may kilaro ka. Ako never ako nagka-console eh. Talaga? Oo, never. Ano ka noon? Red PC boy ka talaga? Hindi, ano? Well, sa high school na yun. Okay. Larong kalye talaga. Yung unang console ko, nag-PS4, hiniram ko pa sa Kaizen. Kasi matanda na ako. Hindi kasi ako naman, minado naman, medyo privileged talaga yung buhay ko noon. I mean, hindi ko pwedeng ikumpara sa normal na ano. So, doon talaga, medyo... blessed ako na naranasan kong magkaroon ng PC noong time na yun na nilalaro ko, Red Alert, gano'n. So, meaning, pero nagko-comshop ako noon. Yun na ginagawa ko. Mag-iipon na ako para mag-comshop. Pero ito yung mga elementary days mo, no? Kasi kung elementary days, kung magkakaedad lang tayo, nasa Going Bulilit ka na, no? Nasa Bulilit ako. So, basically, yung mga laro mo, it's not yung typical na, mas marami lang ha, kasi may kilala din ako na halos same situation sa iyo eh, na kapag nag-uusap kami, pinag-uusapan namin yung mga patintero, Chinese garter. Oy, Chinese garter, nilalaro ko yan nun. Baby ako lagi, ako yung pinakabano. Chinese garter, yun yung tumatalon, di ba? Sa dalawang garter. Nililigtas ako ng mga magagaling. Ang pinakamagaling doon, dalawa lang na kaibigan ko, si Mario. Si Mario ay... sobrang galing niya. Tapos either babae, ganun. Ngayon, ang nangyayari kasi, pag nag-uusap kami ng mga barkada ko ng... May kaibigan akong ganun eh. Pag nag-uusap kami ng mga barkada ko about sa mga larong kalsada, hindi siya makarelate. Mm-hmm. Kasi nga, parang same sa'yo, overprotective yung parents. Mm-hmm. Binuhos ng gadgets. Ganun ka rin ba? Ganun din ako before. Okay, as in, laki ako sa... console. PS1, PS2. Buti hindi ka pinagbabawal. Sa bagay, kasi kumikita siya nun eh. Hindi, hindi dahil sa kumikita eh. Kumbaga, nandun na rin yung tumataas. Yung magtutulog-tulogan ka. Tapos, pero syempre,
kumbaga, pinapagalitan pa rin ako kapag sumusobra. It. Pero matigas ulo ko. Pero trinay mo naman. Trinay mo yung mga... Chapo, punta rin ako ng com shop before. Pata com shop ka din. Sinusundo ka rin sa com shop. So, oo. Oh, as in, pinapagalitan ako kasi ako may yaya pumupunta sa com shop. Minsan, di ba? So, medyo pinagtitripan ako ng mga tao doon. Tapos artista ka na nun. Oh. Kilala ka dun sa com Siyempre, shop. Kasi yung magulang ko gusto rin ako bigyan ng yung parents ko talaga gusto makanasan ko yung regular normal. Syempre ang overprotective lang talaga sa akin yung lola ko. Grabe yun kasi nung time na yun ang TV since usually dalawang channels na pinagbabal pag naging sikat ka sa TV sikat ka talaga hindi kasi ngayon kunwari pag naging celebrity ka dami ko nang hindi kilalang mga celebrity ngayon na ano pala celebrity pala to nung time na yun lalo na going bulilit kasi lahat manonood dun eh tsaka ano naalala ko kasi lagi kong inaabangan going bulilit Sunday every Sunday yun tapos ang nangyari pa nun di ko alam kung article pa yun basta parang kinompare pa yung going bulilit sa Bubble Gang. Parang kinumpare pa kasi parang... Parehong gag shows eh. Parehas gag show pero yung going bulilit, fresh. Oh, sobrang fresh. Di kasi ang trick ng bulilit, kung papansinin nyo yung joke sa going bulilit, hindi siya pambata. Totoo naman. Hindi talaga. Yung pero mga di, jokes na ginawa namin doon, kung pagagawa mo sa lahat ng bata yun ngayon, canceled yung show na yun. Nanonood ako ng mga ano, parang narealize ko, hindi ko pala gets yun nung time na yun. Pero ngayon na matanda na ako, may mga dirty parang jokes ka rin nandun. Ang dami. Siya yung laging either mataba. Ba't may problema sa mataba? Hindi, yung character mo. Yung character mo. Yung character. Wala tayong problema. Baka lang malino. Wala tayong problema. Wala tayong problema yan. Okay. Nalala ko talaga. Pero yung ano eh, di ba? Siyempre, between takes, ganyan. Ang... nakakapaglaro ka at least ng mga Game Boy mo doon ganun. Ano 'yun? Ano paano pa ang lifestyle ng isang child actor noon? 'Di ba? Syempre, kami ang gagawin namin, gising kami sa umaga, pasok kami sa school. Noon, magmamadali kaming umuwi para maabutan yung anime kasi ganun 'yun. Pagtapos ng huling klase, para maabutan mo yung Ghost Fighter tsaka Slam Dunk, magmamadali ka talaga. Tapos ayaw mong magloko kasi pag sa amin noon sa public school, pag medyo ano ka, gagawin kang cleaners. Ang cleaner sa dulo, hindi ka aabot sa Slam Dunk. So, kailangan, o kaya ang ginagawa ko na, nag-volunteer ako na early cleaner or lunch cleaner, gano'n. Tapos, pag-uwi, yun na. Tapos, hindi na kami nakatambay sa labas since bata pa, pero kung kaya, tatambay pa rin. And then, weekends, yun, buong araw, talaga bawi. Ano ba ang itsura ng day in the life ng isang child actor nung time na yun? Nung time kasi na yun, aminado naman ako na hindi talaga ako nakapasok ng school. Kasi nung panahon ng going bulilit, kasabay ang Anghel na Walang Langit, dalawang shows yung ginagawa namin. Isang daily, isang weekly. Pambira. So, baka nakakapasok ako ng school twice a week, once a week, ganon. Pero lahat yun, iba'y curriculum ko. Hindi pa uso modules nun, naka-module na ako. Kasi yun yung pwede kong magawa. Yung pwede kong mauwi. Kasi di ba nauso ang modules nung pandemic? Di ba doon lang nagkaroon ng majority ng tao na aming modules pala. Ako yun na yung ginagawa ko before. Ano tawag? Modules din tawag nyo yun? Modules na yung tawag namin. Hindi lang sa'yo to nangyayari. Pati sa mga ibang kasamahan. Ganun talaga. Pero yung iba, like, nakakapag-aral ng normal, pero kasi ako, hindi ko kakayanin. Dalawa show mo eh. Tsaka yung show niya, parehas... Spirits pa yung kasabay nung ano eh. At you'll be safe here. You'll be safe here. Tapos yung after nun, mga anghel kaming wala. Diba, naalala ko ba? Pagkatas ng multuan, mga pulubi ang lalabas. Kayo din na Miles, diba? Miles, may nagtututbrush pa nun, gamit niya yung ano, yung gamit niya yung fingers niya lang. Kasi mahirap lang sila. Tapos naalala ko yung pinakapanganay na bida. Si Carl. Si Carl. Anak pala siya nung parang kumupkup sa kanya na sindikato. Si Sir Johnny Delgado yun, sumalangit na nawa isa sa mga legendary actors talaga. Grabe. So, hindi yun naging tough sa'yo? Hindi. Kasi, or itinanggap mo na gano'n na mangyayari? Or kasi masaya ako eh. Masaya ako. Lalo na during bulilit. Lalo na bulilit. Isipin mo, di ba sinasabi ko sa inyo, hindi ako madalas nakapasok.
Pero marami pa rin akong kaibigan sa kalaro na nagagawa. So, dahil sa Going Bulilit, di kami umaarte, naglalaro kami. Yun yung gusto ko tanongin. Eh. Parang at least, meron pa rin kayong, may barkada ka pa rin nung tayo tapos nagkukulitan. Buong hallway, isipin nyo na lang ganito. Ah. isipin nyo yung lugar. Pag walang cellphone nun, walang cellphone. Pager pa lang yata. Or merong paper, cellphone. Paper. May mga cellphone pero ang magulang mo lang may hawak. Wala exactly. Isipin mo, naglalaro kami tagu-taguan. Astig! Buong building ng ABS. Walang cellphone. Tapos ang isipin mo, kunyari on the set na kami. Hindi kami mahanap kasi literal na tatago kami. At tanungin mo, ilang floors ang ABS? 15 floors yun, tol. Marunong na kayo mag-elevator nun? Oo. Kaya, syempre, ginagamit namin yun para makapagtago kami ng maayos. Grabe. 15 floors ang taguan namin. Ang saya nung ano nyo. Ang saya. So, hindi rin siya talagang iba. Kasi may barkada ka pa rin eh. Ibang lugar lang ko bagay. Ibang lugar lang. Tsaka napapagalitan kami lagi ng ano news department. Yung TV Patrol. Yung TV Patrol at saka ANC. Kasi katabi ng katabi yung studio ng Going Bulilit tsaka ng ANC magkatabi yan. Tapos naglalaro kami ng dodgeball. Kung makikita niyo yung mga clapper sa set. Di ba tinatanggal yung di ba tayo mga Pilipino ang ginagawa natin instead na sulatan yung mismong whiteboard naka-tape yun para hindi madaling mabura. So yung mga naka-tape na yun iniipon namin yung ginagawa namin bola. Sa babatuan kami doon sa buong hallway. Ang galing. Ang ganda. Sino ang pinaka-competitive noon mga time na yun sa inyo? Charlene. Charlene San Pedro. Siya talaga. Yung tipong noon talaga, di siya papayag ng talo siya. Di pwedeng matapos ang araw ng talo siya. Nag-iiyak at kasi di ba may games din kami sa Going Bulilit? May games kami. Legit, insider lang ah. Insider. Ito, insider. Insider lang. Di ko na nasasabihin kahit kanino. May panahon na may nagsaparan dahil sa games. sa hallway ng ABS. Kasi syempre bata, mapipikon ka eh. Lalo na, di ba red team, yellow team. Kaming red team, ilang beses na kami natatalo, lagi yellow. Aabot talaga sa point na mapipikon ka. Eh, hindi nagsashuffle yung teams. Kunyari ko red team ka, yellow team. So, minsan nung uwi ka, may isip po, patalo kasi sa ganito. ano na naman, di ba? Ito na naman. So, medyo, ano ka talaga, competitive. Anong ginagawa mo na may nagsasapakan? Wala. Eh, magkaibigan ko rin nagsasapakan. ano ako, gato ko. Sige lang! Ito, oh. Hawaan mo nga. I can imagine. Grabe. Ang saya. Parang, kasi ganun talaga yung eksena ng bata. Eh. Talaga yung ikaw. Tsaka minsan talaga, kunwari sa barangay, may mga times na meron kayo na team kayo. Tapos parang kalaban niyo. Parang medyo semi-understood yun. Tapos parang may konting parang sa roster, may rumors na, gusto na daw sumali sa atin. May mga ganun eh. Isa kasi sina Kuya Iggy, I think sila yung, para sa akin, yung batch nila yung prime eh. Kasi kami una. Kaya siguro, siguro kaya mo lang din nasasabi yan kasi magkasing edad tayo. Time na nanonood ka kasi, pwede mo sabihin sa amin yun, pero pwede mo rin sabihin sa ibang age group. Like, kunyari, para sa kanila, ang nabuutan nila sila Bell, sila Bugoy. Yun ang prime sa akin, kasi yun yung nabuutan nila. Diba? Ilang taon back na yung running mo sa Going Bulilit? Parang umabot ako ng 6 years sa Bulilit. 6 years din, no? Tagal din, Paps. Kasi actually, dapat yun. Pagdating mo ng 12, gagraduate ka na. Ang problema, ang liit ko. Tapos yung boses, pakinggan nyo nga yung boses ko ngayon. Pinapakinggan ko yung boses ko, di nagbago eh. Diba? So, umabot ako hanggang 14 kasi pasado pa. Kaya pa. Isipin nyo, ewan ko kung pwede sabihin to ah. Tinuli ako, nasa Bulilit pa rin ako. Alam niyo na. Okay, guys. Salamat mga nagtataka kung tuloy ko lang. Ayan, kasi di ba, iisipin mo noon, ay siguro, ano na to, siguro naman, tinuli to, wala na sa Bulilit. Pero hindi, nandun pa rin ako. Malamang may mga GC kayo niyan, yung Bulilit. Oo, hanggang ngayon. Kita-kita kayo, may reunion. Actually, yung iba doon, sorry ha, tumansig laway ko. Yung iba doon, kalaro ko.
As in, until now. Oh, sila ko, sila ko, counselor na, sila Andre, yan. Nag-follow kami. Sakto, si Shirley na mention mo, ano din siya? COD. COD ang main game niya. Tapos sobrang lakas. Sobrang lakas. Specifically sa BR, iba yung galaw niya sa BR, promise. Si Easy. Si Easy naman ano naman siya, multiplayer player naman din, siya. Multiplayer. Na-meet ko rin siya, one time nasa ESGS ata siya, tapos grabe, no? Naglalaro din siya. So, kasi bata pa rin, I mean, ka-age din na, generation eh. So, pare-pares din ang mga ginagawa nun. Pero sobrang bilib ako sa kanila. Like, kunyari ako, ang taba ng daliri ko eh. Hindi ko kaya yung mga club, three fingers, sa mobile. Hindi ko kaya yun. Mahirap. Ganun kasi, masyadong sila, mataba, diba? Masyadong mataba ang aking fingers para makawa mo yung claw. So meaning, hindi, bukod dun sa mga dodgeballs, talagang lahat kayo may gadget. Lahat kayo. Oh, PSP! As in, eto laro kayo nun. Oh, Medal of Honor, wala pang COD nun. Uso nun yung, di ba sa PSP, may ad hoc, may multiplayer. Kanya-kanya kami yung PSP. Tapos Medal of Honor. Technically, kung ano yung COD ngayon, yun yung ginagawa namin. Ang setting lang, World War II. Di ba? So, galing. Tsaka mga Tekken. Alam ko, mga multiplayer Tekken. NBA. NBA, tama. At tsaka Pokemon din. Kasi may GBA. Game Boy. SP, syempre. Naka-ano kayo, naka-link cable kayo. Yan, Pokemon. Trading. Yan. Nalala ko nung unang best ko na XP yung trading sa Pokemon. Yung magiging Alakazam, grabe, tumuntua talaga ako. Pero yung kami, nagpo-Pokemon kami, parang hindi kami ganun ka-into it eh. Mas, ano kami, ang madalas talaga namin sa PSP na nilalaro namin, Fight Night. Fight Night. Yan. Yung boxing. Yan. Maganda nga talaga yung Fight Night ng mga time niyo. Sobrang gamer niyo pala talaga, no? Mga time niyo. Ang saya. And then syempre, after going Bulilit, ngayon, tumatanda ka na, nag-iiba na yung mga rules para sa'yo, syempre. Ready na po ako for sexy rules. Mature rules. Pinag-uusapan namin to kanina. Ngayon na, kaya na. Sexy rules. Joke lang. Yung mga production na po. Boo, I love you. Huwag ka maniwala. Hating lang. So mature rules. Napapanood ko pa sila. Kasi pa, magkaedad nga eh. Pinagkwentuhan namin to kanina. Meron silang high school drama dati. Diba? Ang bida si... Love you. Love you. Sabay-sabay din kayo umaano no? Sabay-sabay din kayo nagde-discover ng teenage years. Ito legit ah. Hindi nyo ba maalala yung show na yun kung sino yung isa sa mga leading man doon? Si Marco Gumabaw na jowa ngayon ni Christine Reyes. Siya si JB. Talaga ba? Siya si Marco ang kasama namin. Marami hindi nakakalala. Ang kasama doon si Kiray, si Miles, si CJ, si Angel. Si Jairus, diba? Si Jairus, second batch na sila eh. By the way, meron ako gusto i-bring up. Kasi napanood ko podcast naman ni Macaulay Culkin, of course. Sa mga sikat na child actor din sana. Magulo kasi sa US eh. So parang malalayo child. Medyo exploited nila. Talaga sila. Pero ang notable sa akin na sinabi niya doon, Min, sa mga child actor daw, hindi masyadong okay din. Malaking bagay na tisoy ka, na matangkad, or basta pero ang pinaka tinitignan daw ng producers, magaling magkabisa. Parang ganun. Yun yung kaidahilan ko bakit siya nakukuha. Parang hindi. Sa Pilipinas, hindi siya applicable. Actually, hindi. Ang acting process ko kasi, hindi ako nagkakabisa. Hindi ako nagkakabisa ng linya. Kasi ang importante sa akin, bakit ko sinasabi to? Yes. Naisip mo na yun nung bata ka pa lang? Hindi, nung bata ako, syempre kailangan ko magkabisa. Pero nung... Through the years, yun yung acting process ko. So right now, focus ka ngayon sa being... Actor. Actor talaga. Kasi sakto, nag-GG kayo. Yun ay naabot. First of the year. Na project. Pero matagal nyo na sinut yun, yung GG. Last year, February 2023. Nakas ka ba dahil gamer ka or... No. Hindi. Kasi, naghanap sila ng character na extra. Hindi, joke lang. Hindi. Actually, paano ka nakas dito? Si Donnie ang namili. Kasi siya yung producer. Siya namili ng cast. Super gamer din si Donnie. Oh, man. Kinasami ng ML yun. Malupit mag-ML yun. Kasi dahil na sa mobile gaming. Iba yun. Iba-ibang kwento. Pero, okay. So, nakakalaro mo na siya. Ano bang age? Same age ba tayo nila ni Donnie? Parang 25, 24. Younger si Donnie ng several years eh. Ganun. Ngayon nung nakas ka, what did you feel? Parang,
Siyempre, malamang. Oo. Hindi, ako sinabi ko talaga sa handler ko, kay Tito Riz, sa Star Magic. Wala akong pake ko kung magkano sweldo dyan. Kung magkano tip ko dyan. Basta gusto ko kasali ako dyan. Kasi esports yan eh. It was advertised as the first esports movie, which I look back, parang yun naman din talaga yung unang like feature full-length film na dahil na tungkol sa gaming. At syempre, masaya nga naman maging part nun. Tsaka kinapture niya yung, for me ah, nung napanood namin, kinapture niya, ang ganda nung depiction niya sa kung paano yung itsura nga ng esports ngayon. Luto nyo lang ako dahil nandito ako. Kung wala ako dito, sasabihin nyo. Hindi ako nagbibiro ah. Honest review tayo ngayon dito. Honest review. Hindi, joke lang. Kung ayaw nyo ng spoilers guys ha, pwede na kayong ano. Pwede na kayong mag-pause. Kaya skip. Ano na to, spoilers? Nasa timestamp na yan. Spoilers na to ah. Para sa akin, may na-depict talaga siya sa pag nag-e-sports ka, ma-appreciate mo talaga yung pelikula. Ako, sabi, yung comment nga namin eh, sana ito si Maron, sana ito yung ganit, may ganitong manager. Yung positive, always positive. Yung ibang manager, galit na to eh, pressure na to. Tanggal na kayo lahat eh. Ganun. Talagang nangyayari yun talaga eh. Yung kung ano yung, kaya ako masasabing na-depict niya, kasi makaka-relate ka talaga kung nasa esports ka. Pero para sa akin, hindi talaga siya din panlahat eh. Kasi may element siya ng esports na makaka-relate. Yun yung akin. Pero kasi yun yung purpose kung bakit namin ginawa. Kasi, I mean, syempre, meron kami mga pang-catch doon para sa masa eh. Pero pinapasok namin yung mga term na esports lang yung makakaalam para maging... Siyempre, may curious. Ano yung sinasabi nilang? Mag-ano sila? Ano yung LCQ? Ano yung lower bracket? Ba't may lower? Di ba? Yung may ganun eh. So, hindi nila alam yun. Bakit ganun? So, ngayon, mag-search sila. Ah, okay, gets. Tapos pwedeng yun yung maging gateway nila para supportahan. Diba? Exactly. So, let's unti-unti nating himayin yung mga. Sige. Kasi ito naman yung nakita natin. By the way, na gulat kami nandun si... Yung si Baron, ang galing niya umacting. Nag-gaming din ba? Lahat pa ng mga na-cast doon ay familiar sa esports? Yes. Except, nice. Pero si Kuya Baron, nung nilalaro niya is, yun nga, siya nagsabi nito, Mario, Tetris. Old school. Si Tita Maricel daw, level 575 na sa Candy Crush. Oo naman. Understood naman. Understandable naman. Pero the writers, si Donnie obviously ay as a gamer. The writers, yes, mga gamers din sila. Even our director is a massive gamer, as in promise. And syempre, with the big help of Metasports, kumbaga sila yung nag-guide din sa amin. Yeah. Kasi syempre, ang nakikita namin, surface level lang eh. Sila ang nakakaalam kung ano yung nangyayari ins and out sa loob, diba? So, sila yung nag-guide sa amin kung ano talaga yung mga dapat namin gawin. Ano yung mga naging preparations nyo since sa... Hindi naman lahat kayo, sabi mo nga, sina Kuya Baron, hindi naman talaga familiar sa kung ano na yung nangyayari sa esports industry. And paano kayo nag-prepare? Actually, malaking tulong din yung mga ginagawang docu. Like, kunyari, yung pinag-usapan natin, True Sight. Yan, yung sa league. Tapos, di ba, ngayon, ang mga teams, yung mga YouTube videos, yung YouTube channels ng mga teams, nagkakaroon ng mga after videos ng kunyari, isang, agaya yung Brent recently. Di ba, nagkaroon sila ng The Journey of Brent through M series. So, malaking tulong siya. At pinanood nyo lahat ng esports? Hindi lahat. Pero, like, kunyari, nagtitingin kami, tapos tumutulong din si Metasports na kung ano yung gawin. Kasi, syempre, yung iba, like kunyari, ang hilig lang, mobile gaming, yung iba, console lang. So, kailangan, kahit yung kamay namin, yung galaw namin, para kami nag-flick sa loob ng game, kailangan ganun yung galaw namin. Yung WASD na nakababad, given yun, pero yung iba na kung ilang beses ka umaano, yung movement ng eyes mo kung pag tumitingin ka sa mapa o hindi, kailangan maayos lahat. In fairness, yun yung bagay na hindi ako nag-cringe. Kapanimaniwala. Meron lang isa ako gripe eh. Ano? Wala yung nakaganan. wala ko isa. Imposible walang nakaganan. Hindi pwede sa akin yun kasi malaki chan ko eh. May malaking harang sa harapan pag ako yung gumawa. Pero to, yung sa kanya, lagi may pagkain sa harapan. Nangyari talaga. Actually ako, legit ah,
naka-mech keyboard ako. Kaya buti na lang nahihimay mo yung natatanggal yung keycaps eh. Sa totoo lang, kada tinatanggal ko yun, ang daming chicherya sa loob. Ang daming langgam, di ba? So, actually, ito ah. Sinasabi nyo, umaarte ako sa loob ng GG. Ito legit ah. Yung nakita nyo sa GG na extra is tsaka Joseph, ako yun. Hindi ako umaarte. Kasi ako yun. Kasi yung situations na nangyayari, yun, inaarte ko. Pero yung nuances lahat, si Iggy Boy yun pag nakita nyo sa loob ng kwarto. May play siya dun eh. Meron siyang play, play yung extra rice, yung may highlight siya. May highlights, may highlights. Actually, yung ano yun, technically, kung ihahalin tulad mo siya sa gamer terms, nilabas ko yung Odin ko. Yun. So, nilabas na yung Odin, tapos nirat-rat lahat. Yun. Talaga masaya yung soul mo nung ginagawa. Kasi hindi ka umaacting. At saka talaga in-game, kapag ako naglalaro, ako yung kunyari down na kami, lalabas ko yung Odin ko, wala talo naman natin. Wag aksaya akong pera dito. Di ba? So, ganun talaga siya. So, mas, did you have to change some part of the scripts? Kasi parang, bilang, ay, as a gamer, hindi nangyayari yung ganyan eh. Oo, may mga nangyayari bang ganyan? Actually, hindi. Kasi, respeto sa mga writers. Yung writers done a great research. Kumbaga, sobrang grabe yung research na ginawa nila. Pero ang masasabi ko lang is, may mga nabago. Siyempre, sa bawat project, in the middle of filming process, may mababago talaga. Hindi maiiwasan yun. Pero as much as possible, stick to the material na ginawa namin. Ito lang ha, naglaro talaga kayo ng mga games. Oo. May mga syempre games kayo nilaro tayo para matry. Ano yung mga games na... Siyempre, una, Valo. Dahil FPS yung ginagawa namin. CS. Nagbabalo din kayo CS. Sila yes, Tricks. Yes, kasi kalaro nyo sila yes. Tricks, sila ano. Yes, actually, nagkaroon ng time na nung nakita nyo yung... Ewan ko, spoiler na kasi ito eh. Basta may mga tournament parts na makikita nyo na nandun sila. Pwede ko ba sabihin? Sige, guys ha, nasa spoiler section tayo. Like, kunyari sila ano, kakalaban namin sila Berg, di ba? Nandun sila Berg, nandun sila Noctil. Naglaro kami. Tapos dinuro nila kami. At talaga tunay na yung game. Trip lang. Pero wala. Tunay na in-game. Pero wala. As in, kawawa kami. As in, mga high level. Tsaka may team sila. Ganun. Tsaka iba yung datingan nun. Iba yung ano. Tsaka malupit ang host namin dun, si Razzy Binks. Shout out to you, man. Natuwa kami. Dumabas siya. Yes. Yung na-notice ko din dun, parang nakuha nila yung setting nung tournament feels. Nakuha nila eh. So, meron bang pumunta sa mga tournaments? Like MPL, nagpunta ng MPL o nag... Pumunta kami. Di ba nga yung Predator League, pumunta kami. Pumunta kami ng legendary. Ang legendary na Conquest. Yan. Pinuntahan namin yan. Naramdaman namin yung second floor talaga. As in, dumadagong-dong yun. So, nanood kami ng VCT. Yun, all speaking right, of, nanood din kami ng VCD. Yun yung pinaka-close kasi. Yes. Doon sa, anong laro? Requiem. Requiem. Yun yung pinaka-close na pwede mong ihambing doon sa, sa game. So, tapos, umattend din kami ng, actually hindi ako kasama kasi nung time na yun, hospital yung dad ko, pero nag-ESGS din sila. Okay. Neto lang. Yes. World Trade. Nadaanan lang natin yun eh, kasi medyo semi-busy tayo nun eh. Ngayon, ang isang bagay na tonto ako, sinishare ko to kay Manjin, yung something about dun sa coach, ang reaction nila, Manjin. Ako, sinabi ko sa kanya. Parang sana lahat may gantong coach. Tapos, ito kasi, sa mga viewers natin dyan, kung may mga nagsasabi na manager yung galawan niya, which is nangyayari talaga sa totoong buhay. Actually, sinabi ko yun. Sinabi ko yun. Yung technically, hindi talaga siya nag-coach kasi papapasin mo, isang biro lang na nagturo siya. Pero ang ginawa niya talaga, minanage niya yung team. Which is, for me, na-appreciate ko kasi I've been to that part na ang designation ko ay coach, pero manager talaga yung ginagawa. Yung nangyayari sa'yo, managerial din. Which, I think, ang ganda. Ewan ko kung na-research nila yun o na-happenstance lang na ganyan nangyayari. Kasi, kung makikita nyo, si Escape or si Donnie, sobrang dominant niya kasi yung tao. Yun yung karakter niya. Sobrang dominant niya na ultimo yung coach niya. Na technically, para siya si LeBron. Di ba? Nanonood ba kayo ng NBA? Di ba si LeBron,
parang minsan mas pinagsasabihan niya pa yung coach kesa yung coach magsabi sa kanya, di ba? So, parang ganun yung nangyari. Naging ganun yung dynamic sa team namin. Sinadyaan niyo talaga na ganun. Hindi, pero feeling ko lang. Nag-imbento lang ako. Honestly, ang dami niya kasing nakuha ang element talaga eh. Oh, well, ang dami niya na nail. Lalo na yung child prodigy, yung kalaban nila, si... Oh, si, you know? Si Ace. Si Ace. Ang ganda pa nung pangalan eh. Si yung mga tipong crush ng bayan na na player si eh. Si Kyrie nga. Si Kyrie. Speaking of ano, players, no? Si, ikaw ay matagal ng fan. Yes. Anong e-sports ang sinundan mo? At anong syempre teams? ML. ML. Because of the dramas. Iba ang cinema ang ML drama. Philippines as in promise. Hindi mo lang papanoorin yung in-game, papanoorin mo rin, aabangan mo kung ano yung sasabihin sa socials gusto nila. Gusto mo talaga yung bardagulan eh. So isa ka rin pa sa mga ano, katulad ko na season 6 ang pinaka... To be honest, hindi ko maalala kung kailan ako nag-start. Nanood? Siguro Execration Days. Execration was season 7. Yung pinaka-hot nila. Pero season 6 sila pinaka-maingay, ha? Yun nga, yung Chakno. Wala pa si Kelra nun eh. No? Ano yung naalala mo nun? Yung Chakno, merong specific. Napanood ko lang yung clip niya na hiyang-hiya siya kapag katabi niya yung mga babae. Tapos parang, uy, yung clip na to, ha? Maga pa yun. So, medyo, sabi ko, uy, bulori ko to. So, that was around four. Season 4. Pero hindi yun MPL. Ano yun? The Nationals. Pero yeah, nag-transfer na lang din yun sa MPL after. Kasi hiyang-hiya siya lagi sa interview. Yun, basta meron pa ako na ang una kong napanood na ML event is MSC yata yun. Sun Sparks na nanalo. MSC, Suns. No, Sun Sparks M1 part sila. Pero yung Sun Sparks, Archangel. Ay, yung MSC, yan. Archangel, season 3. Basta yun yung comeback na matindi. Basta. Season 4. Yun. Nanood ka live nun? Yes. Kasama ko sa Eruption. Kami magkakasama. Nandun ka nun sa SMX? Yes. Ganda lupit nun. Actually, sabi ko nga, feeling ko ako yung Lucky Charm kasi nung time na yun, dumating ako, as in tambak yung Sun Sparks. As in, dumating ako, kumakambak na sila. Sabi ko, naabutan mo na yung bit nila na mala-wrestling. Sila yung dumating yung... Yung wrestling ni... Ito si Manjin. Yung ano, pumasok sila, may konting ano nun eh. Basta may drama. Napanood kaya. Kunyari, walang caster. Napanood kaya. Oh my God, nangyari yun. Grabe, tagal mo na rin pala. Pero kasi nag-start talaga kami nila Eruption nung time ng... Bagani, ang nilalaro namin, AOV. Arena of Valor. Kami nila Liza, nila Enrique. Malayo ba yung... AOV set, ang nilalaro namin. Yung lock nyo nun malayo ba? Kasi parang beach yun lagi, di ba? Yung... Ano yun? Sa Subic, tsaka Bulacan. Tsaka Bataan. Alam mo yun, yung Bagani. Bagani, kasi ginagamit natin yun eh, parang boss Bagani. Ginagamit namin sa Kasyon, sa Dota. Medyo namaga, magka-rhyme sa Bagani. Bagani. Ginagamit so, namin. Yan, AOV. Uh-oh. Tapos, Pain na main. Yun yung technically parang enchantress sa... Sa Dota. Grabe, ang dami mo nang nilaro eh, no? AOV. Talagang super gamer ka ngayon. I mean, kasi wala kang, lalo na pag wala ka namang, kunyari kasi minsan may mga shows na once a week, twice a week. So, anong gagawin mo sa separate na araw? Bawal naman ako mag-gym kasi bawal akong pumayat. So, anong gagawin bawal ko? Bawal pumayat dahil sa characters, rules. Yes, sa rules. Alright. Talagang hinihit mo yun eh, no? Na kailangan ito yung character ko. Kailangan ganun talaga. Interesting. So, ano yung overall na naramdaman nyo about dun sa movie as part of the team? Na parang, is this something na you'll be proud of all the time? Parang, alam mo yun? Yes. So, actually, yung masabi ko na hanggang sa kaapo-poon ko na yung pinakaunang esports film sa Pilipinas, nandun ako. At hindi lang basta-basta yung character ko doon. Hindi lang basta-basta yung role ko doon. And super proud ako sa lahat ng ginawa namin. Eto, maniwala kayo. Yung kilala nyo ba kung sino yung executive producer? Creative producer technically na yung tumulong sa pagsulat nung Gigi. Kapatid ni Donnie na babae, si Hannah. Siya ang creative producer nun. Siya gumagawa ng
yung characters namin, ano yung ano, as in siya. So, silang buong family talaga since sobrang nakaka-proud. Nandun din yung dad ni Donnie. Yes, si Sir Anthony, nandun din. Grabe. So, you felt the as a product, obviously, na isang it's a good movie. Kasi, well, long story short, ang rating ko doon kasi, sabi ko 8 eh. Na-enjoy ko talaga siya. As in, like, I was half expecting na, baka mag-cringe. Alam mo yun, syempre, alam mo naman. Alam ko yung cringe eh. Aminin naman natin na minsan may mga cringe na, may mga nababasa ako sa comments na, huy, baka may love team yan. Ang sa akin, ang opinion ko doon, I mean, sa amin, wala naman love team sa GG eh. Pero kasi minsan, eh, di ba nga minsan kaya ka nanonood ng ML kasi may mga love team dun sa loob, di ba? So, tayong mga Pilipino, mahilig tayo sa romansa. Pansin ninyo, lahat mapa-hip-hop, rock, kahit ano pa yan. Basta may about love, kikita yan eh. Yung Super Bowl nga, biglang tayo nanonood dahil kay Taylor Swift, di ba? So, ito legit, akala ko talaga. Sinabi ko to, kasi magkakatabi kami ni Nina Wolf nung nanonood, guys, sabi ko. Eto guys, spoiler ha. Spoiler to ha. Sabi ko na. Wala akong kung ano sasabihin mo. Kung sino si Icebox. Civilian. Kasi ano, fan ako ng Don Bell. So anyways, yun. Wait, ako, I really enjoyed the movie all throughout. Na-capture nga niya yung sa mga parts sa mga gamer. Di ako nag-cringe dun sa movie, which is, I think, good. For you, bilang isang actor yung matagal sa eksena, for sure, dami mo na napanood ng mga movies. Is this some product na masabi mong, this is an actual good film? Yes, yes, actually. And para sa akin, kinoconsider ko siya na perfect gateway para sa mga taong ayaw maglaro, pero gustong malaman ano ba nangyayari sa loob ng industriya nyo. Yeah. Diba? Like, kunyari, pwede siyang maging pasilip na yung hindi sobrang harsh pero at the same time maiintindihan nila bakit baliw yung anak nila sa paglalaro nito. Paulit-ulit lang naman yung nakikita. Tsaka nangyayari talaga yung ano eh, yung spoiler again, yung kay Donnie, yung nasasacrifice yung pag-aaral. Yes. Tsaka hindi lang siya yung may pinagdadaanan. Nagulat nga kami kasi magkatabi kami ni Donnie. Nandun kami sa screening ng with the casters. Nandun sila Butters, nandun sila kay Saya. Nandun yung maraming tao. Sila Glow, nandun din. So, nagulat kami na nag-cheer sila ng sobra-sobra nung time na hinulaan at bumagsak na sa exam. Lahat sila nagtayuan, parang nanalo sa tournament. Kahit hindi. As in, tawa kami ng tawa, simpra. Ganun yung mga naging reaction. Masaya siya. Wala kasi, nasa ano tayo ni Vegas. Ba't ba tayo wala? Hindi, kaya nga ako nandito eh, kasi hinahanap ko kayo. Sabi ko, wala sila sa screen. Puntahan ko na lang sila. Maraming salamat sa SOCMED ng DG. In-invite kami, no? Tapos ang reply namin, actually ako reply ko, nanood na po ako. Sabi ko, tapos ay talaga, Actually, thank you ha. Ganun. Yun yung something na proud ako dun. Kumpara sa mga casters kami. Sorry ha. Nagbayad kami para manood. Legit. Glorieta Por. Glorieta Por pa kami nanood in 8 p.m. Hindi, 8:30 p.m. Pero ito ha, nakakatuwa. Kasi, as in promise, hindi ko makakalimutan yung first meeting natin habang tumutugtog ang SB19. Nakatitig tayo sa mata ng isa't isa at sinabi mong, papanorin ko ang pelikula mo. Habang tumutugtog ang basiga, malagkit ang titigan natin. Lumapit sa amin si Iggy Boy. Binati niya kami kasi nga nanonood siya ng MPL. Nanonood siya M5. So binati niya kami. Sa vlogger mode ka nun. Ang problema nga, minsan kasi syempre kapag naka-vlog ka, may mga charot ka lang na sinasabi. Hindi mo naman gagawin. Sorry ka sa vlog ko, pero hawak na yung camera. So, ano yung iniisip ko? Totoo kaya ito? Totoo yun. Overwhelming sa amin yung paglapit mo talaga sa amin. Overwhelming na, uy, grabe nanonood pala sa atin si Iggy Boy. Dati napapanood ko lang sa Goyang Bulili tsaka sa Angel Walang Langit. Actually, may mga, di ba ano ito sa inyo, may mga casters. Isa sa mga kaibigan si Butters. Ilang beses ko nakalaro yun sa Valo. Isang beses ko siya nakasama. Mabigat yun. Grabe naman. Yun lang extra rice namin. Actually, Anli Rice na pala. Tsaka nung huli ko siyang nakita, kasi
panalo ang outfit check nung nakita ko. Terno, head to toe. Head to toe, naka-ano siya, sibol. Sibol, head to toe. Athlete malamit. Kasi siya, ano yun? Athlete siya. Pinoy proud. Oh. Ay, Pinoy pride. Oo, Pinoy. Pinoy pride. Naging athlete kami ng PH. Talaga? Ay, nakita ko yan. Anong game? DTK. Dream Three Kingdoms. Yan. Tama. Nakita ko yun sa socials niyo. Yeah. Feeling ko proud na proud siya na sinuot niya yun. Kailan, knowing Butters. Sana sa'yo, Butters. Alam ko na iniisip mo, ah. Iniisip niya yan. Uy, may ano yung Gigi. Iniisip ko yung kilay nun. Kasi di ba yung kilay niya super expressive? Ina-imagine ko na yung kilay nun. Nakakunot pero at the same time nakataas. So, ang saya siguro. Alam niya na. Expressive pa. Sa kilay. Hindi talaga yung namapansin namin. Lagi siyang... Nagtatanong pa siya sa akin, uy, yung partner mo dati, si Shinbo. Kinakamusta niya pa. Kinento ko pa sa kanya kanina yung... Bakit nag-iba yung game? Hindi kasi nga, sabi ko nga sa inyo, si Ian Gasa ng tahimik lang ako sa umpisa. Pero wag niyo akong pipilitin. Mapapapost na talaga ng Happy New Year. Okay. Ang daming kwento. What were the challenges, I guess, dun sa GG movie? GG movie, yes. Challenges? Mm-mm. To be honest, wala. Mm. Kasi collaborative effort siya. As in, I mean, minsan, syempre sa isang set, magkakaroon ng onting arguments, like kunyari hindi nag-aaway, ha, yung tipong ano ba dapat na ginagawa natin dito, anong magandang nangyayari, like kunyari nakita niyo yung montage na mabilis na nagte-training kami, medyo matagal naming ginunan yung kasi iniisip namin ano yung mga dapat naming mga ginagawa namin during that montage. Doon so, nag-coach si Baron eh. Yung may meron siyang white. Lagi namin pinag-awahin yun. Manager to eh! Pero tawa kami ng tao. Siya favorite ko eh. For si me, sa movie. Si Coach Kurt. Kasi naramdaman ko sa kanya, grabe, feeling ko talaga hindi alam ni Baron yung esports world eh. Feeling ko lang eh. Pero naramdaman ko naniwala ako. Hindi, pero ano ko, kumbaga, props to Kuya Baron. As in, yung dedication niya for that role. Iba kasi yung Baron na kilala natin, naghahanap ng sabaw. Diba? Yun yung Baron na kilala natin na yung tipong nasa sabaw! Mahawakan mo lang na onti, sumisigaw. Tapos yung dito, yung Baron nakita nyo. Sobrang jolly na kulang na lang yakapin kami, di ba? Naka-floral. Di ba? So, sabi ko nga gusto ko kaya yung I know na it's a challenging role for him. Pero he pulled it off big time. As in, super. Panoorin nyo, guys. Legit. Believable. Very panoorin nyo si Kuis Baron dito. Kung fan kayo ng mga tabing ilog, yun, medyo bumalik yun. Medyo nakangiti siya doon sa tabing ilog. Nakangiti siya. Yung mga ngayon role niya kasi puro laging galit, laging bad beats. Ito, bumalik yung nakangiti. At saka ito, legit to. Noong time na yun, except Donnie, si Donnie nakasama ko na before. Pero buong cast na yun, si Johannes, si Gold, si Santino, yun si Ace, at saka si Kuya Baron. First time namin magkakasama. Pero ngayon, parang pamilya, barkada, ganun. May chance bang magka-part 2 kayo, GG? GG2? Nakita niyo yung ending, di ba? So may chance pa. Di ba? Tsaka pili ko Philippines pa lang yung tournament nila. Sana, pero at the same time, sana kung magkaroon ng part 2, hindi lumipat ng team si Donnie kasi sa kanya susunod yung story. Baka mamaya kampanya na si Chris. Gusto ko yung part nung ending na, spoiler guys, spoiler alert, pwede nyo skip to. Yung isang sa mga gusto kong part yung ano, sabi na, joke lang, gano'n. Yung alin? Di ba nagano na, nakagraduate na siya, no? Nag-achieve na siya. Kasi I mean, it's a callback dun sa mga, kasi technically, GG is a sports film. Kung napanood nyo yung Coach Carter na napanood nyo yung mga gano'n, technically, it's the same plot. Pero with a new skin. The skin of esports, di ba? So, kung napanood nyo yung mga dati, like yung kanyari, White Men Don't Jump, yung mga ganyan. Di ba lagi ang ending, so si ganito, nakagraduate na, yung isa nakulong. Di ba? Laging ganun eh. Ganun. So ito, nilagyan lang namin ng twist. Akala mo, ganun na naman yung nangyayari sa isang sports film. Pero hindi. Dala dun sa part na yung graduate, dun ako sa putik naman. Ano ba yung Cordy? Nag-give up some dream, di ba? Tapos biglang joke. Kaya may I mean, at saka, it's a way para ipakita na. Kasi di ba daging tilted si Escape? Si Donnie. Lagi siyang tilted. As in, I mean,
minsan nga, ako, kasi partner na ako doon sa pelikula. Ako ha, kasi pag naglalaro ako, minsan vocal ako eh. Nakikita ko po pag ang pangit ng play, bobo mo, ginaganoon ko. Kasi na ano ako eh, kumbaga, big props din doon sa mga casters na parte ng pelikula namin. Na, I mean, kasi iba yung visual eh. Like, lalo na sa isang manonood na walang idea sa kung ano yung nangyayari sa napapanood nila. Yeah. Malaking tulong yung casters dun sa pelikula na maikwento at maintindihan ng audience yung nangyayari sa screen. Alam, which is why I felt na ano, ganda na pagkakasulat. Doon ako sa part na yung pagkakasulat. In fact, sila like, Black and Blue, sila Taylor, di ba? Yung explanation ng Requiem, ang galing din eh. Parang, okay. It's a... hindi nag-over... Well, I think yun lang. Well-written siya. I mean, at saka yung nakikita natin sa... Kasi tayo, may idea tayo sa nangyayari. Pero pumupunta kami ng ibang screening. Like, kunyari, yung mga taong wala naman masyadong... Like, kunyari, may mga fancy Donnie na seniors eh. Nang nakikita namin. Nag-attend kami ng ilang screening. Nakikita namin nag-react. Na in-game yung kasi di ba may mga times na in-game yung pinapalabas yung eksena. Nag-react kasi naiintindihan nila with the help of the casters na ine-explain kung ano yung nangyayari sa loob ng game. Yeah. Shout out to the sila Black and Blue. Proud kami sa inyo. Alam nyo ba, mga kaibigan kasi namin yung ilan sa kanila. Pag lumalabas sila, kilig na kilig. Ako kilig na kilig. Pampihira. Buti na lang konti nanonood din sa ano. At saka sobrang proud ako na pwede ko sabihin, natalo ko yung Oasis Gaming sa isang pelikula. Recorded. Kami lang yun, Tol. Actually, sa totoo lang, hindi ko alam na Oasis Gaming yung kalaban namin. nung nakita ko yung graphics na, Oasis Gaming pala yung kalaban namin. Digit pala yun. Meron nun ano eh. Yung isang silabi lang sa dulo, sabi ko, ano ba yan? Hindi sinabi yung GG. Isang beses lang sa una. Pero hindi siya yung ginamit na parang sa pelikula na parang GG. Pag ginamit namin, parang ano lang yan, si kayo sa Morbius, it's Morbid Time. Ganun lang yan. Pero in-expect namin, sabihin niya GG. Alam mo, magwawala ako pag ang nagsabi ng GG si Baron. GG, pre. Pag kumano si Baron, tatalingo talaga. Morbid Time yun. Guys, until now, by the time na, siguro by the time na ilalabas to. Mm-hmm. Malamang maraming na nakanood. Pero manood pa rin kayo. Sana. Kasi tapos na kasi theatrical run namin. Eh. Sana by the time na lumabas to. May mga digital streaming platforms na, ipalabas. Which is I know na ipapalabas. Ang di ko lang pwede sabihin ngayon kung saan at kailan. Pero mapapanood yun na soon. Abangan yan. Like, kaya may chance kayo humabol. Lalo na yung mga taga-ibang bansa. Promise. Yun. Maganda, I think, hopefully sa mga fans na, usually kasi ang nakikinig pa lang sa amin, syempre, mga esports fans na rin. Hindi ako, millions ang fans ko are all around the world. Okay, so, of course. Yes. Of course, actually, feeling ko nga, di ba sinabi mo kanina, isa sa pinakamataas na guest nyo. Feeling ko para ma-top off nyo ako. Kailangan si Gabe ng Steam ang kailangan yung maging guest Wait lang, speaking of Faker, joke lang. Joke lang yun sa fans ng T1. Get sila. Actually, di ba nga kinikwento ko, nagliliga ako before, pero sobrang, tumigil ako for many years. Pero yung storytelling nila, specifically nung Hoon versus Faker yung yata yun. Last Worlds. Yung narrative na isang dating... Yung Golden Road, beto? Yung dalawa silang magkaklase. Si Faker umangat, medyo napag-iwanan tong si Hoon yata yun. Nakalimutan ko rin yung... Basta yung sorry, isa... Sorry guys, matagal na rin kasi hindi naglilig. Yung MLBB yun eh. Hindi, basta yung sa... Ano yan, yung Last Worlds, hindi yung Recent Worlds. Yung Recent Worlds kasi, ang nag-champion yung Team 1. Yung Last Worlds, which is I think 2022. Okay. Or 20... Basta yun. Ang kwento niya was an underdog. Hindi, parang kasabay niya si Faker. Tapos na-meet niya ulit. Nire-relation si Burukul. Yun na nga eh. I mean, na-hook na naman ako. Kasi dahil sa storytelling. Dahil sa kwento. The way kinwento
ng Riot, ng LOL Esports yung kwento nila. Kasi hindi mo naman malalaman yung kung regular ka lang na manonood eh. Pero dahil naging yun yung pangharap nila for that finals. Diba? Na parang 2022 yun. Sige, ito. Yung 2023 kasi, Si yung DRX to, diba? So, Kingin, Pioshik. Yung nag-champion ng 2022. Zeka, Deft. Deft! Si Deft! Yun, Deft at saka Faker. Nung time na yun, as in, sabi ko, man, kakaiba to yung parang all roads lead, goes to Worlds. Parang, sasabihin ko sana WrestleMania. Pero all roads go to Worlds, diba? So, pansin ko sa'yo, Iyong Iboy, mahilig ka talaga sa storylines. So, yes, mahilig ka sa kwento, yung sa tweak ng kwento. Drama. Hindi ko yun din yung reason ba't ka nanonood talaga ng esports. Interesting eh. Kasi nung every time na tinatanong ako, and this is before part, kasi parang matagal na years back pa, lagi may nagtatanong bakit ako nahook sa ML. At ang sagot ko, hindi dahil sa in-game, dahil sa storylines. Kasi nung season 1 nung MPL, ang ganda ng mga season 1 pa ito eh, rivalry yung agawan ng mga players, yun yung paglipat. Yun yung kay ano, di ba? Doggy, yung Aether. Aether main. Yun, yung mga ganong mga moments. Tapos nung time na yun, isang post lang ng isang player, ang dami na Kwento na siya. Doon ako na mangha. Kaya I'm very happy and very glad na may tao katulad ni Iggy Boy na man of influence. Pero ganun yung inahanap. Bad influence. Ang ating most influential and pinakasikat na guest. So far, yes. Natutuwa naman ako kasi. Sino idol ng mga kids? Si Pew. Hindi na kids yun ngayon. Na ba siya? Idol ng mga teens. Mga adolescent. Adolescents na. Idol kasi, nabuo yun kasi, in-interview si Carl Teasy. Bata pa si Carl Teasy. Pinapanood niya na. Idol niya daw si Pew. I mean, lalo na kami, Diyos ko, sobrang nakakaya. Kahit pumunta kami ng parties. Kasi hindi ako ni Gayabang. Pero minsan pag pumunta kami ng parties, bata pa lang po kami, pinapanood na po namin kayo. Tapos parang ako, pakiramdam ko, so matanda na pala ako. Yun na nga. Nararamdaman mo na bang matanda ka na sa acting scene? Ganun. Nararamdaman mo na yan? Hindi, lalo na recently. Kasi binigyan ako ng loyalty award ng ABS eh. Ayun na yun. So, yun na. Hindi mo naman makakuha yun pag hindi ka matanda eh. 23 years in the industry. Yun ang binigay nila sa akin. So, pero super grateful ako. Super thankful ako for all the support and trust na binigay sa akin ng Star Magic and ABS through all those years. Kasi man, 4 years old eh. Imagine. So, wait, imagine never ka bang nabakante? Wala bang taon na parang wala kang project na pandemic, obviously, apart from that never talaga na wala. To be honest, wala kasi sa sin super so, kaya super grateful and sobrang nagpapasalamat ako ng matindi sa lahat, hindi lang sa managers ko, hindi lang sa Star Magic, sa ABS, pati sa mga tao sumusuporta syempre, tsaka sa mga producers, sa lahat, kasi in promise. Pero ito legit matanong lang. Kasi, like, kunyari kayo sa casting. Di ba, minsan tayo, nakahiligan lang naman natin maglaro. Kaya tayo napasok. Ang hirap kaya ng trabaho nyo, to be honest. Kasi, hindi kasi, isipin nyo, dati, malaking tulong kayo. Dahil sa inyo, nalaman ko na Little Wanderer yung tawag dun sa gitna. Dati, ang tawag ko lang dun, uy, patayin nyo yung pechay dun sa gitna. Di ba? So, yun lang yun eh. Pero dahil sa inyo, tas kailangan yung kabisaduhin lahat ng skill, eh, minsan, muscle memory ba tawag? Basta yung sa utak mo naisip, uy, to bird skill, di ba? So parang... Malaking pasasalamat. Kasi nung kinikwento mo yung trip mo, yung mga kwento, kaya ka nanonood. One thing, lagi namin to sinasabi, sa line of work namin, yun ang pinaka nagmamatter. In casting, hindi... Porque, kunyari, magaling ka mag-play-by-play, nasasabi mo lahat, or kunyari, alam mo lahat ng skill, alam mo lahat ng damage, hindi yun mag-make sense kung walang storytelling. And dun ko lang patunayan, well, isa ka sa mga napatunayan namin, na kaya na-appreciate din namin yung job, boy na patunay, pinakasikat naming guest. Wala nang mas aangat pa. Na kahit pa paano, may mga kwento pala talaga tayong nagsistake. Kasi ang dami. Like kunyari,
pinaka-iconic, lakad matatag. Oh, alam niya yan. Okay. As in, till now, ginagamit ng iba't ibang teams, ginagamit yun sa kung saan-saan. Kung isipin natin, yung kahit yung comeback, isa sa para pinaka-iconic sa akin na caster moments, yung comeback ng, ano to? Ni, sito si Haskar? Pilipino Haskar. Sila Coco. Sa TNC. Yung TNC, yung ano na yun, hindi magiging iconic yung tournament na yun kung wala yung casters. Shoutout to... Sila yung nag-hype nun. As in, promise. Rest in peace kay Kuya D. Okay. Yes, yes. Yan na, nanonood sa si Iggy Boy tsaka si Marlon. Busy ngayon. Busy mag-promote nung tournament. Shoutout sa Unity. Unity League. Pa, para si, grabe yun. Si, sobrang iconic yun. Lalo na nag-chrono. Si, sino ni nag-chrono? Si, DC, si Sam H. Si Jesse Bash yun. Sam H. Just na yun. Sam H ba siya? Sam H yun. Hindi ba si Raven? Draw Ranger si Raven. Sobrang iconic nun. At till now, binabalik-balikan nun. Ano nun? Ember kalaban nila, diba? So, malikot. Nangyari nun, man, nag-shadow blade siya, which is nagulat yung mga caster din. Uy, nag-shadow, bakit shadow blade yung choice? Tapos tinago pa niya yun, yung reveal niya, nakahuli siya na marami. Ah, kaya, para makrono. Nakahuli niya yung ember. Imbis na time walk, chrono. Shadow blade, chrono. Pero yun nga, eh, kasi, like, kunyari, gagaya niyang pinag-uusapan niyo. Di ba? Like, sobrang iba niya sa hosting. Like, kunyari, kami mga artista na nag-hosting kami. Nag-hosting ka rin nga. Yes, nag-hosting din ako. May mga, mayroon kami variety show before. So kami, alam namin yung mangyayari. Yung sa inyo, matatapos yung alam yung mangyayari. Drafting, actually to be honest, no offense Kuya Manjin, pagdating sa drafting, ng casting ng drafting at prediction, Nostra, Kuya Wolf, Thank you, promise. Alam mo, pagkasama ko yan. Sobrang bilib na bilib ako. Pagkasama sinasabi niya palang lumilitaw na. Pagkasama ko yan sa desk, bala ka na. As in. Pagkasama ko siya sa desk. Oo na lang ako dyan eh. Kasi diba? Pag nahulaan niya, sasabihin ko, ako nakahula. At saka maganda nun, pag hindi lumabas yung hinula niya, ang sasabihin niya, pero feeling ko ang tama yung sinabi ko. Dami na siya napanood. Madami na siya napanood. Ang sure dami kinikwento niya pa yung Manjin Boy. Hindi, pero kasi yun nga eh. Like kunyari, yung ganong nangyayari. Ang sinasabi ko is, natatapos ang lahat ng scripted moments. Like yung alam niyong mangyayari, nakalagay sa lahat ng, ang tawag niyo, cue cards niyo. I-announce lang ko sino yung magkalaban. Pagkatapos nung bahala na kayo sa buhay nyo. Kung ano yung mangyayari dyan, kailangan nyo abangan. Yun yung mahirap. Para sa akin, sobrang kailangan na spontaneous. Hindi, kasi yung mic skills na sinasabi natin na mabilis magsalita. Ang daming taong kayang gumawa niyan. Pero yung makapagsalita ka na mabilis, at the same time, naiintindihan ng tao, at the same time, halos sabay in real time yung sinasabi mo dun sa nangyayari. Sobrang skill yun. Talent yun. Kaya-kaya rin ni Kuya Iggy. Pero, Bulol ako. Feeling ko kanya-kanya lang. Kasi ako naman, just to share, kasi sinabi mo ba ito sa mga unscripted. Honestly, mas struggle ako pag scripted na. So ako kapag mayroong mga pinapakabisa na, kahit yung, ano yung kahit 1 minute, ngayon recently, nag-record ako ng 1 minuters para siyang scripted. Hirap ako eh. Parang ang tagal bago mag-hit. May kanya-kanyang technique din kasi. I cannot imagine being an actor, honestly. Kasi feeling ko, hindi ko maaabisa yung lines. Baliktad tayo. I mean, dito mo masasabi, may kanya-kanya talaga tayo. Kanya-kanya eh. May kanya-kanya. Like, ako hindi ko rin ma-imagine sarili kung gano'ng hirap yung casting. Kasi, man, kailangan mo sabayan. Tapos, isipin mo paano pag may bagong hero. I mean, like, kunyari, sabihin na natin, lalo na sa ML. I mean, yun yung biggest example ko kasi doon talaga kayong dalawa eh. So, kunyari sa ML, sobrang kulay at sobrang liwanag ng lahat ng mga skill na yun. Paano mo malalaman kung alin doon yung tumama sa hindi? Diba? So, parang ang hirap niyang... Para kayo may map hack sa mata na built-in, parang ganun. May kanya-kanyang may kanya-kanyang techniques, may kanya-kanyang kumbaga may kanya-kanya kasing rules din eh. Kumbaga, depende hindi to, kumbaga sa MPL ito yung ina-apply. Yung sa maraming pwedeng teknika, pero yung format for MPL is nagbabago rin siya. So dati dalawa lang, 'di ba? Ngayon yung latest, which is tatlo, ang
may role eh. May anchor, may play-by-play, tapos may analyst. So, madidetermine mo yun, madalas, kung mapapansin mo, madidetermine mo yun sa pwesto. Okay. So, kung saan yung pwesto niya madalas, okay, alam mo na yun yung analyst. Okay. Right side, right most. Meron sa gitna, ito yung play-by-play. Nasa kanan yung anchor. So, may kanya-kanya rin silang role. Actually, ito yung analyst, sa totoo lang, pwede maging weatherman balang araw. Oh, kaya-kaya. Yung gumaganon, yung gumaganon sa, ano, yung sa, di ba? Dati may ganon, di ba nga, meron yun, yung may TV, pwede maging weatherman. Oo, kaya-kaya. Pero ito lang ha, lahat ng caster, napansin ko, lahat pala sila komedyante, no? Kasi minsan lumalabas yung jokes nila eh. Kasi hindi lang natin alam minsan kung sumasabit ba. Minsan wali. I think it's because of the spontaneous, spontaneous conversation eh. Kaya nangyayari talaga. Ako, lagi ako wali eh. Hindi, meron ka naman target audience. Ako naman. Yung mga wali. Na-appreciate ko yung usap kay Chris Iggy kasi para sa akin, nag-make sense pala lahat na sinasabi namin. Okay. Actually, hindi ko interview to eh. Interview nyo to. Magtanong ka nga about sa acting. Okay na. Na actually, ito ha. May i-reveal ako sa inyo. Okay. Di ba? Kanina ito sa inyo. Na lagi talaga ako naglalaro. Sa sobrang hilig ko. Lagi ako may baong controller. Yun ang hindi alam ng karamihan. Lagi ako may baong controller. PS5 ngayon. Or... Kahit saan. Like, ito. Yung universal controller na pwede sa cellphone, okay, pwede sa Switch, pwede sa PC. Grabe. Para pagbigla ka mapalaban. Or pwede mong ikabit lang yung cellphone mo. Kasi ako medyo... Ganun ka hardcore. Hindi naman ako hardcore kasi. Like, kunyari. Sinasabi niya, di siya hardcore, pero dami yun. Hindi ako hardcore. I mean, maraming, kumbaga, ang hardcore yung mga esports athletes natin. Yun ang hardcore. Pero ikaw, I mean, parang, on another level. Pero ganong level ka, yung parang, may controller ka lagi. There will be no day na hindi ka naglaro. Parang ganun. Kumbaga, parang, kasi para sa akin, the sense of fulfillment. Yung winning. Lahat naman tayo gusto manalo, di ba? And sometimes you have bad days and sometimes you need a small win sa araw mo para lang maging maayos siya. Anong genre ng laro ang pinaka-trip mo? Like, pag ito yung nilaro mong type ng laro, alam mong sure win ka. Sa ngayon, mobile-MOBA. Mobile-MOBA. I mean, kasi ako, kapag naglalaro ako ng FPS, specifically, tactical FPS. Like, kunyari, hindi, siguro kaya ko rin pumalag sa, ano, yung mga deathmatch. Like, yung COD multiplayer. Okay. Pero hindi mobile. Ano, mouse and keyboard tayo doon. Tsaka controller. Palag ako doon. Pero, kasi, pag tactical, medyo, ano ako eh, magugulatin. Kaya hindi ako naglalaro horror eh. Matatakot din ako eh. Mabilis ako magulat. Okay, mabilis ako ma-jumpscare. So para sa akin yung Valorant at saka CS, horror game siya. Gets. Oo. At saka yung paning ka na, tama ba tong corner na pinuntahan ko? Di ba? Yung ganun eh. Galing. So, kung meron kang isang game na parang kailangan mong tapusin at your life dependent on it. Yeah, parang ganun. Kung single player man yun o kung MOBA man yun, ano yung game na yun na parang sabi mo na, eto na, pag mamamatay ang magulang, ang pamilya, kailangan mong manalo dun sa game na yun, anong game yun? Batman Arkham Series. Uy! Yun. I mean, kasi yung fighting system, yung melee system ng Arkham series as in. Ano sa Arkham series ang favorite mo? Doon sa tatlo. Yung una. Asylum. Ay, di. Yung dalawa. Yung pangalawa pala. City. CP. Yung City. Uh-oh. Arkham City. Yeah, yun ang favorite ko. Maganda. Maganda yung game na yun, actually. Tagal na yun. Oh. I mean, man, kalalabas lang. Speaking of, kalalabas lang ng Suicide Squad ngayon. Ikumpara mo siya sa Arkham Knight. Tsaka yung Suicide Squad. Man! Maganda pa rin yung Arkham Knight. Ahead of its time. Yes. Ganda ang Arkham Knight. Naalala ko nilalaro yan ng mga buddies ko nung college. Ina-addict talaga nung... Yeah. So, ganda. Maganda pa rin yung... Pero, may detective pa na part. Pero kung siguro multiplayer... Tekken, kaya kami din ako controller lagi. Tekken. Grabe. Iba. Tekken. Nakikita mo ba yung sarili mo na someday maging part din nung... competitions kahit no. kahit,
Ay, wala talaga. Fight lang talaga. Di ako competitive na tao eh. I mean, yung mindset ko pag naglaloko, it doesn't matter kung manalo or matalo. Like, kunyari, kagaya ito ah, legit. Hindi ko trip Souls-like games. Okay. As in, kasi para sa akin, ang essence ng paglalaro is to relax, and to have fun. Okay. Not to make you stressed. Pero at the same time, naiintindihan ko yung mga taong yun yung trip. Kasi iba yung parang yung pakiramdam ng fulfillment kapag na-overcome mo yung isang challenging na ano. Sadyang sa akin, hindi siya para sa akin. And hindi ako mahihiyang sabihin na nilalaro ko yung ibang laro ng naka-easy mode. Kasi sometimes, minsan gusto mo lang sa kwarto pag uwi mo, gusto mo lang mag-relax. The same time, pumatay ng mga ghouls. So, bumugbog ng mga tao sa loob ng video game. Diba? Chill ka lang. Diba? Yeah. Nung wala kang pinoproblema, hindi mo iniisip yung inventory mo. Hindi mo iniisip kung gaano karami yung health mo. Mindless fun, diba? Yeah. Minsan, ganun lang ang kailangan natin. And ako, yun yung trip ko eh. Thank you for saying that. Talagang... So, to all of the viewers out there na yung Souls-like, baka hindi nyo pa alam yung meaning nun. Mm-hmm. Ang ibig... Imagine nyo lang siya na isa sa mga pinamahirap na genre ng game na ang goal niya talaga pahirapan ka yung mga unforgivable yung mga unforgiving unforgiving na mga kailangan mo i-parry kailangan mo i-dodge tapos uulit ka pag hindi mo natapos pag namatay ka balik ka sa umpisa so para siyang ano game talaga po yun para sa mga masokista na parang talaga sobrang into gaming at ang ganda nung sinabi mo na maglaro in easy mode ano yan eh isang bagay na pero wag ka I mean hindi naman sa sinisiraan yung Souls-like games. I mean, Game of the Year ng 2023, Elden Ring, which is the biggest Souls-like. And, kumbaga, sorry to... Okay lang, go lang. Hindi, yun lang. Parang, sobrang natuwa ako na sinabi mo. Kasi, isang bagay na natutuwa ng tumanda, medyo tumanda na ako, sabi ko, ba't nga ba, puro hard, kasi lumaki ako, puro hard mode talaga gusto ko. Kasi, gusto ko ma-XP, tsaka, naisip ko, wala namang nanonood. Wala naman akong pinag-share nito. Hmm. Ako lang naman yung naglalaro. Why not? Hindi naman ako sasali sa contest. Bakit ko pa pinapahirapan sarili ko pero pwede ko naman enjoy. It's a maturity. Although, if you want to play games in hard mode... Pero ito ah, sorry, to add lang sa Elden Ring. I mean, Elden Ring para sa amin sa showbiz, sobrang laking, super big deal ang Elden Ring. So, bakit? You know why? Diba? Ang creator ng Elden Ring is Guillermo del Toro. Gumawa ng Pan's Labyrinth, one of the most celebrated and biggest director in Hollywood history. Tapos siya ang gumawa ng... Siya ba gumawa? Siya. Guillermo del Toro, tol. Hindi pala. Ang Guillermo del Toro pala yung Silent Hills. Ang sinasabi ko, Game of Thrones, si... Si... George R. Martin ang gumawa pala ng Elden Ring. Yung Silent Hills na supposed... Yes. Di nyo ba alam yun? Ako, di ko to alam. Yes. Search it. Tapos, ang gumawa ng Silent Hills, yung P.T., Guillermo del Toro. May paparating ng game si Guillermo del Toro. O baka yun eh. Silent Hill ba yun? Baka yung bagong ginagawa ni Hideo na horror. Right. Di ba may in-announce siya? Yung Elden Ring natapos niya. Yung Game of Thrones hindi niya natapos. Tapos isipin nyo ah. Ito ah. Like kunyari sa actors. Isipin nyo nagkakaroon din ng crossover with games. Like kunyari sa Until Dawn. Si Mr. Robot. Si Rami. Diba tapos Norman Reedus. Nasa Death Stranding. Si Gus Fring. Diba? Far Cry. Oh, diba? So, I mean, it's a very big deal. It's very big deal. Ako, artista ako ah. Pero naniniwala ako ang future ng storytelling nasa video game. Kasi mas, mas immersive para sa isang viewer na maintindihan. Mas mararamdaman mo yung pinagdaanan ng isang character. Kasi ikaw yung gumagalaw. I mean, bakit naging effective ang The Last of Us? I mean, sorry sa mga hindi familiar sa console. Bakit effective yung The Last of Us? Yung narrative niya. Kailangan mo laruin yun man dyan. Kasi, matatakotin ako. Kasi, I mean, ako at inamin ko, matatakotin ako, pero tinapos ko siya. Maganda. Kasi sobrang, ang ganda ng story. As in, naglalaro ng movie, parang actor. And basically, the way they translated it sa small screen, like kunyari HBO, sa HBO yung, series, ang ganda. Yung pida sa last, ba si ano, diba? Pedro Pascal. Nasa Game of Thrones din? Yes. Silang dalawa? Si Oberyn. Si Oberyn, tsaka si Lyanna Mormont. Matanda na si Lyanna Mormont. Sobrang ganda nung Last of Us. And I guess if you've played Ghost of Tsushima, have you? No.
I mean, dapat, hardcore. Supposedly, pero nung time kasi na yun, medyo PC guy na ako. Okay, okay. So, may PS4 naman ako eh. Mm. Pero, kumbaga, hindi ko na siya, parang inisip ko lang na, tingin ko na lang mag PS5 yan, mas malino na yan, magkakaroon na remaster. Totoo naman. Nung lumabas yung PS5, parang nung lumalabas ngayon yung rumors, kasi nasabi daw nila, isasabay daw yung PC release at saka yung PS5 release. That's why. So ang sa akin, ba't pa ako bibili ng PS5 kung may PC naman ako? Diba? So iniintay ko na lang. PC. Yep. Na ang nakuha ko dito, meron, ano talaga si Kuya Iggy, may mga tao talaga na ano, masaya ka na, ito yung hobby mo eh. Ito yung fun ka, di mo kailangan na maging laging competitive. Mm-hmm. Yeah. Kanya-kanya tayong trip eh. Trip niya talaga laruin. Trip niya na kahit easy mode. Pero wala masama sa pagiging competitive ah. Wala naman masama. Kasi, I mean, being competitive, Mamba mentality yan. Siyempre. May mga gamers kasi na ano lang eh, like, they're into it for the competition. Pero meron din yung talagang fun lang, it. You really wanna do it. Yes, exactly. Talagang gustong-gusto mo siya. Siguro final bit ako, Kuya Iggy. Ang haba ng usapan na to eh. Pero kasi, right now, ano nakikita mo ngayon? Kasi yung mundo ngayon, parang may gaming. Pero like, kagaya nyo sa GG, di ba? Yung isa sa mga naging plot nung movie na yon is yung pag-balance nung bida sa studies niya. Yes. Di ba? And right now, of course, may mga nanonood, mayroon nang nangangarap na gusto ko paglaki ko, gamer ako. So, maging escape. Gusto ko maging escape. May courses na nga. Diba, any advice dito sa mga bata na, well, matanda ka na rin naman eh. Na, yan, gustong tahakin. Kasi sa generation, generation kasi naming mga Gen Z. Of course. Sa aming mga Gen Z. Medyo. Sa ating mga Gen Z. Hindi ka ko lang yan. Gen X kami. Mas ano yun? Mas next sa Gen Z. Next. Ah, Gen X din pala ako! Gen X din! Hindi, joke lang. Siyempre, unang-una, alam ko medyo cliche. Pero, don't give up the studies. As in, I mean, yung parin, no? Take me as an example. I mean, nung time na nag-aaral ako nung college ako, ang mindset ko nun, sabi ko, bakit ko kailangan ng mag-aral kung meron akong trabaho? Yun ang mindset ko nun. Bakit ako kailangan mag-aral kung may pera ako? Ba't ako mag-aaral? Yun yung mindset ko nun. Pero, after a few years, nakita ko yung mga kabatch ko, nakita ko yung mga kaibigan ko na gumagawa ng sariling pamilya, mayroong mga corporate jobs, tapos nakita ko na parang mayroon silang naabot na dahil sa degree nila. Na-realize ko na parang gusto ko ulit mag-aral. At ngayon, kailan nilalabas to? This coming March, pamarcha na ako. Congrats. I mean, tinuloy ko siya. Kasi, congrats. Kasi minsan aabot tayo sa point ng buhay natin na may mga mali talaga tayong decision sa life. Yeah. Na kailangan mong tanggapin yun. Nabaliko yung utak mo. Nabaliko siya. Na-realize mo. So, nung naisip ko na maraming salamat din sa AMA University kasi binigyan nila ako ng chance. Yun, maraming salamat AMA. And ito, maraming hindi nakakaalam nito. Ang tumulong sa akin para makapag-aral ako si Charlene San Pedro. Shout out sa iyo, madam. Kaya maraming salamat. Maraming salamat. And sa buong family nila, San Pedro family, for introducing me to AMA University. Then kinuha nila ako influencer. Tapos yan, tuloy-tuloy na. Pero kumbaga, sa mga tao, siguro sa ngayon, hindi nyo nakikita yung importance ng education. Yeah. Hindi nila nakikita yun kasi meron silang goal eh. Hold on to that goal. Sige, go. Kung sa tingin mo yun yung priority mo ngayon, gawin mo. Yeah. Pero lalo na sa panahon ngayon na merong online education, pwede ka nga mag-aral sa loob ng LinkedIn kahit nga Google, merong certificate eh. Diba? So, kahit yun lang, araw-araw meron tayong bagong matututunan. Sabi ko nga eh, life is a... Highway. Tawag dito. Hindi, highway. Life is a learning process. Yeah. Kumbaga, araw-araw may bago tayong dito, may bago tayong knowledge yung matutunan. Hindi pwedeng magaling ka na dito, wala ka ng bago. Ngayon, diba? So, kailangan lang natin, ano, kung may goal ka, kunyari, dahil na sa mga, sa
sa gaming community natin. Kung gusto mo maging esports player and kung sa tingin mo hindi ka muna makakapag-focus sa study mo, pwede mo naman munang anuhin, basta i-way mo ng maayos and gawin mo ng tama. Yeah. I mean, sabihin mo sa magulang mo bakit mo kailangan mag-drop off, ba't mo kailangan mag-LOA. Yeah. Explain mo sa kanila na maayos. Kasi for sure, hindi man nila maintindihan yun ngayon, maiintindihan din nila yun. Diba? Pag nangyayari na. Pag nangyayari na. Ganda nung grabe. Isa sa mga biggest lessons on for that, particularly the movie, which relates to what you just said, is gusto ko yung monologue niya doon na parang, ako lang nakagawa nito eh. Mm-hmm. Itong, at this level. Mm-hmm. So hindi nila naiintindihan ng ibang tao. Yung kaya kong gawin. Mm-hmm. I'm not saying na you have to drop your studies whatsoever. Pero parang i-weigh in mo lang na parang kung ikaw nga lang talaga nakagawa ng sa ganun level, pursue it. But don't, iba lang talaga yung pagiging responsible. Alam niya, sa movie kasi alam niya yung lakas niya. Eh. So, sinabi niya, dito ako malakas eh. Kaya ipupush ko to, dito ako malakas. Anyways, man, congratulations sa movie. Salamat. Graduation? At sa graduation. Anong course mo pala? Marketing management. Ayun naman pala. Ayun, may nag-hiring. Takto. Kailangan natin ng taga-marketing. Ayun, kailangan namin ng marketing. Ako naman kasi, kaya ako nag-marketing kasi magagamit ko rin. I mean, ang pag-aartista tol, minamarket mo yung sarili mo. Diba? So, yun. Okay. Grabe. Maraming salamat, Kuya Iggy. Again, men. Uh-oh. Ang laking nito. Malaking honor. Salamat. Hindi ako. Pumayag ka dito, pare. Hindi ako. Sige na nga. Nakita kita, habang tumutugtog ang bazing mo. Bazing? Shoutout sa SB19. 18 kami. At doon ko napatunayan, tol. Insider lang. Habang tumutugtog ang SB19, nakita ko si Al James sa tabi ko gumaganon din, tol. 18 din si Al James, tol! Kalam ko kasi nung nag-uusap tayo nun, sinabi ko pa, saglit lang ha. Masingan eh. Alam ko sigat ka, pero masingan to eh. Thank you ha. Masingan to, Kuya Iggy eh. May nangyari, shoutout sa Predator. At of course, guys, manood kayo ng GG. Kung wala naman siya ngayon, theatrical release, sinabi na ni Iggy Boy na abangan nyo ang digital. Malay nyo, meron, di ba? Di natin sure kung saan, kung paano, kailan, malay natin. Basta, wag lang natin ipirata. Of course. Ano lang, supportahan natin ng pelikulang Pilipino. Support Lokaj! Support Lokaj. Tama. Kuya Iggy Boy, saan ka? Local pala! Support local! Pwede yun, pwede parehas. Pwede, parehas. Di masama. Kuya Iggy, saan ka makikita? Anong mga next mong ganap? Sabihin mo lang, promote mo lang. Makikita niyo lang po ako sa inyong mga suking tindahan. Ito, joke lang. Abangan niyo lang. Meron akong mga paparating na bagong show. Yun. So, hindi ko pa pwede sabihin kung saan. Okay. Pero, comedy show siya. Yun. So, yun, abangan niyo. And kunin mo rin kaming guest. Sige, why not? And, ano pa ba? Maraming salamat sa lahat na sumuporta sa Hand by Me Love sa Ironheart. Thank you guys so much. Yun. And sa nanood ng GG, maraming salamat. Tsaka, social, search na lang, Iggy Boy Flores. Yan. Double sa G. Lahat. Yun. Hindi, IG. Yan. So, yun. Maraming salamat, Chris Iggy. At Manjin Faldas nga pala sa itong socials. Wolf, follow nyo itong bago naming channel, ang Balete 99, kung saan ating pag-uusapan lahat, lifestyle, gaming, esports, pop culture, and any crazy idea that you got. Palakpakan naman natin yung guest natin, si Wolf. Thank you so much sa mga sumusuporta sa akin. Mahal na mahal ko kayo lang. Maraming salamat, guys. Kita-kits sa next nating episode. Yahoo! Hi. Yo. Thank you. Thank you.